Hello mga inday, mga dodo! Hello mga maninay! Good morning sa inyong lahat mga inday. So if diba, iba tayong Pinoy mga maninay, smile pa rin tayo mga inday, mga dudong. Kahit marami na tayong pagsubok sa buhay, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay day, pero jay, laban Japan mga maninay. Hindi pwede na kung ano yung mga nangyari sa buhay natin mga maninay, tapusin na din natin. Kumbaga yung pagsubok mga maninay, andyan talaga yan. Habang buhay tayo mga maninay, mayroong trials, mayroong pagsubok. Depende na kung paano natin labanan yung pagsubok na yan mga maninay. But yes mga inday, malungkot man tayo, pero wag nating kalimutan mga maninay na magiging masaya, kasi life is too short. Ang mga, yun nga, sabi nila mga maninay, ang mga butang, ang mga tawag nito, sinatagalog sa butang day, oy, yung mga bagay mga maninay nawawala. Sabi nila, ang pinaka-importante, buhay tayo sa mundo mga maninay, kasi habang buhay tayo mga maninay, meron tayong pag-asa, nababangon tayo mga maninay. May pagsubok ngayon, I know mga inday, na ang lahat is may purpose yan mga maninay. Kaya ako mga maninay, kahit anong mangyari, babangon ako para sa pamilya ko mga maninay. Dahil hindi tayo susuko sa isang ano lang, isang tarog lang mga maninay, isang ganyan lang ng ating Panginoon. No! Wala pa yan sa kalingkingan mga maninay, si ginawa niya sa atin. Kaya tayo, kunting pagsubok mga maninay, huwag tayong magalit sa kanya, huwag tayong susuko mga maninay. Instead na susuko tayo mga inday, mga dudong, babangon tayo mga inday, mga dudong! Sabi ko nga mga maninay, basta kung ano yung kasiyahan ng pamilya ko mga inday, mga dudong, ibibigay ko. So yun yung request nila mga maninay, kasi nga, doon din sa amin, mahirap na maghanap ng bamboo. So sabi ni Papa, okay na daw yan, asa naman yung aking kuan, wait lang mga maninay ha. Kasi habang nag-aano ako, habang nagbabalik ako ng mga kagamitan mga maninay, mag-aano tayo, mag-uusap tayo, kasi kayo yung kasama ko dito sa bahay, kayo yung kasama sa hirap at buhay, sa hirap at ginhawa mga maninay, kayo yung kasama ko. So kailangan ko ngayon mag-ayos-ayos na kasama ko kayo. So yun na nga mga maninay, sabi ni Papa, ano daw, kalimot na ko sa kong istorya dahil si Papa palagi nagmumunit. Sobrang lungkot ni Papa kahapon mga maninay. Sabi ni Papa sa akin, hindi daw siya nag-expect na ganito ganyan. So, yan yung nangyari. Pasensya na kasi sa tagal na panahon. Sabi ko, wag silang maghingi ng sorry sa akin mga maninay. Wag silang malungkot. Sabi ko sa kanila, wag silang malungkot kasi hindi naman nila yung kasalanan mga maninay. Hindi kasalanan ng pamilya ko kung bakit mayroong nangyari na ganyan. Yung iba nga mga maninay, mas worst kasi buhay talaga yung kinuha, di ba? So yung sa amin mga maninay, baha lang yan, Pilipino tayo, smile tayo lang. Kahit ano nangyari, di ba? So, yes mga inday, mga dudong, yung pinsala na sa ano, sa tawag nito mga maninay, sa baha ngayon, sobra, pati sa Dabao yung pinaka-worst mga maninay kasi sobra talaga yung ano, sobrang dami yung mga nabahaan, mga bahay. So, hindi lang kami mga maninay. Maraming nasad sa bahay namin mga maninay kung kailan pa daw patapos na, ganito, ganyan. Okay lang yan mga maninay. Ganun talaga yung buhay. Hindi mo masasabi kung kailan. Katulad sa nangyari kay King kagabi mga maninay na kukunin lang yung sasakyan. Hindi kami nag-expect na pagdating pala namin sa bahay mga maninay, bigla siyang bumagsak. Biglang bumagsak yung paa niya. So ngayon mga maninay, hindi siya naka-duty, hindi si Aisel naka-duty, hindi siya nakapagtrabaho mga inday, mga dudong. So sabi ko, ang saya namin nung kinuha namin ganito, ang saya namin, tapos pag biglang pagbabak pa lang niya sa diyan sa entrance mga maninay, grabe yung pagbagsak niya. Tapos ngayon mga maninay, sobrang laki dito. Ang kinatatakutan ko kung si Siki Wings mga maninay yung nasa ilalim, basag yung dito sa mukha. In Jesus name, buti na lang pinrotektahan din. Ang tagal ni King nakatayo. Ganyan mga maninay. So hindi talaga natin masabi mga maninay yung disgrasya. Yung disgrasya mga maninay nakasunod sa atin yan. Ganyan mga maninay. So kahit ano ingat natin mga maninay, kung ang disgrasya nakasunod sa atin mga inday, mga dudong, ganon. So yes mga maninay, kayo yung mga natutuhan sa baha ngayon, ingat na kayo. So hanggang ngayon mga maninay, nagmumonitor pa ako kina mama. Sabi ko, dapat kung anong mangyari, likas na agad, kasi ang dami na talaga mga maninay taga doon sa amin na pumunta na ng Lapas, Agusan del Sur. Mga maninay, ang dami nang nagsilikasan mga maninay. So, active po kayo. May mga video tayo mga maninay na i-upload.
Mga Inday, kasi maraming nagre-request sa akin na Maninay, update mo naman, ganito, ganyan. So, yes, mga Inday, mga Dudong, sa mga taong nagmamahal sa amin, sa mga taong nag-aano sa aming kalungkutan, maraming salamat. Pero huwag kayong malungkot, mga Maninay. Babangon tayo, Day. Trials lang yan. Trials lang yan sa atin, mga Inday, mga Dudong. Ang importante kasi ang buhay, mga Maninay, isa lang, hindi na mababalik. Pero yung mga ganyan, yung mga material na bagay, mga Maninay, sabi nila ang material na bagay, mga Maninay, mawawala talaga yan. So, hindi natin yun, hindi natin masyadong dibdib. Of course, masakit. Pero kung dibdibin natin masyado, mga Maninay, wala, di ba? Walang mangyayari. Ganon. So, yung bahay, mga Maninay, na pinagawa natin, ipapasiminto natin yung first floor. Siguro, ito din yung sign, mga Maninay. Ito yung sign na, ano, kailangan kong isiminto yung first floor. Kasi kahit bakain, mga Maninay, at least simintado. Yung second floor kasi, mga Maninay, hindi na siguro yun mababaha. Day! So, yan na naman yung aking, ano, imbis na yung plano ko, mga Maninay, papatiles ko yung, ano namin, yung toilet, yung kitchen, pero hindi ko na lang yun ipapatiles, mga Maninay. Ipaparid cement ko na lang lahat-lahat yung pabahay natin para makabawi-bawi tayo ng gasto. Hindi tayo masyadong magastuhan, mga Maninay. Walang tiles-tiles, mga Maninay. Hindi naman tayo sanay sa mga tiles-tiles na yan. So, doon na lang tayo sa simpleng buhay, mga Maninay. Katulad ng ganyan. So, pag ipatiles pa natin, tapos mabaha, madumi, mga Maninay. So, yan na lang yung aking ipapagawa. Iparid cement ko na lang lahat-lahat yung sa first floor natin, mga Maninay. Buhusan na lang yan. Tapos yung mga kabinet, simple lang. Simple lang na kabinet, mga Maninay. Ana-ana siya, dai. Ang importante, mabutang natin yung mga dapat ibutang. Sabihin ko na lang sa panday namin. Tapos yung hagdan na namin, mga Maninay. Ipapakahoy ko na. Huwag kayong mag-alala, mga Maninay, kasi susulpot ako dyan sa Pilipinas, mga Inday, mga Dudong. So, lahat ng mga ano ninyo. Pero naka-update din naman kayo, mga Maninay. Hindi lang full, kasi si Mylin, yung video din ni Mylin, mga Maninay, kunti lang, kasi hindi siya makakapag-upload lahat. Ganon. So, sa mga taga Davao, sa Davao Oriental, sa mga Tagum, lahat, ingat kayo palagi dyan. Sabay-sabay tayong manalangin sa ating mga naranasan ngayon, sa ating trial, sa ating buhay. Maraming, ano, maraming na pinsala dyan sa ano din, sa Mungkayo, mga Maninay, ang dami. So, yung iba, kahit na grabe na yung problema, mga Maninay, gagawa pa talagang mag-joke, mag-smile. Very good! Pinoy tayo! Ganyan yung mga Pinoy, mga Maninay. Kahit ano mga pagsubok, naka-smile day, nagara-gara pa rin, mga Maninay, di ba? Basta sabi nila, wag lang buhay yung matalas, kasi mayroong iba, mga Maninay, buhay talaga yung nawawala. Yun yung pinakamasakit. Kaya ako, mga Maninay, nasaktan man ako, pero nasasabi ko, ay, okay lang, kasi importante, yung pamilya ko, mga Maninay, safety. Safety sila, thank you Lord, kasi safety yung family ko, mga Inday. Pera, mahanap natin yan, basta buhay tayo, Day. So, yung bahay natin, ipilihan lang natin yung bahay na, ang ganda na sana, Day! Sus, ang ganda na. Ang ganda ng bahay natin, mga Maninay, sa Pilipinas. Akala ko nga, makakapag-blessing na tayo this month, mga Maninay, makakapag-blessing na tayo, pero wala eh. Wala, Day eh. Binaha. Pero first floor lang naman, mga Maninay. First floor lang naman yung binaha doon. So, laban pa rin tayo sa buhay, mga Maninay. Huwag tayong susuko. At saka huwag natin questionin yung Panginoon, mga Maninay. Kasi, ano, hindi naman niya yan kagusto. Hindi naman natin kagustuhan ito ganito. At saka, hindi din gusto ni Lord, mga Maninay, na magiging malungkot tayo. Kaya, kahit anong pagsubok, smile tayo, mga Maninay. Kahit na nagkagidlay. Nagkagidlay na tayo, mga Maninay. Ako, grabe yung gastos ko na yan. Yung pinsala na yan, mga Maninay. Ang laki! Ang laki ng pinsala na yan, mga Maninay, sa akin. As in, sobra. Pero, kung iyak ako ng iyak buong kuan, mga Maninay, buong kinabuhi ko, basin ako yung matigbuhay, Day. Baka ako yung mawawala. Kung iyak ako ng iyak, iiyakan ko yan, mga Maninay. Wala pa yan sa kalingkingan sa ibang tao, mga Maninay, na may mas malala pa na problema, mga Inday. Yang ganyan, mga Maninay, trahedya yan sa buhay natin. Trials yan sa buhay natin. Magagawa natin yan ng paraan basta, ano, maglihok lang tayo. Basta magtrabaho lang tayo, mga Maninay. Mayroon pang mas malala na pagsubok dyan, mga Maninay. Ang importante, walang sakit yung pamilya natin. Healthy tayo, mga Maninay. Ganun lang. Di bali nang wala tayong pera, mga Maninay. Di bali nang maubos yung pera natin, mga Inday, mga Dudong. Unsa man pud ubuson sa imo, Day? Naubos naman.
Diba? Ganun mga Inday. So, kuskusin ko lang ito ng kuskusin mga maninay para matanggal na itong mga dumi-dumi dito mga Inday. Pagluminis pa ko doon sa table namin kasi hindi ako nakapaglinis kagabi. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So so, tapos na tayo dito mga maninay. Nakapagluto ako ng ano, pagluto ako ng rice kagabi kasi andito si King. Wala akong plano. Wala akong magplano magluto kagabi mga maninay. Pero of course, Pinoy tayo dahil kailangan rice is life. Pero pag ako lang hindi ako kumakain ng rice mga maninay, magbabacuum ba ako today or what? So, tapos na tayo dito sa may lamisa mga maninay. Ano ba ito? Ito yung aking Garotax mga maninay. Hello mga Inday, ayan, nakapag-edit ako ng isang ating vlog. Alam niyo mga maninay, maganda yung ating weather ngayon. Ayan o, oh. Sobrang ganda, napakaliwanag ng buwan mga Inday. Napakaliwanag ng sunlight mga Inday. So ngayon, hindi ko pa rin yan siya naayos dyan mga maninay kasi dyan ako nagtatambay mga maninay. And then, nagluto na din ako ng ating breakfast. No, not breakfast, lunch na ito mga maninay. Lunch, breakfast, or unsa baning pagkauna ni mga Inday. So, nakadalawang ano na ako. Nakadalawang cup na tayo ng kape. Sino ba yung nag-email sa akin? Sa aking bangko. So, kuha muna tayo ng ating ano, yung aking pina-air fryer na ano mga maninay. Itong lumpia. Ito yung kagabi natin na lumpia. So, yan yung ating kakainin ngayon. Yung aking mga nilabas mga maninay is andyan na. Yan yung ating mga nilabas. Sana pala dinamihan ko. Hindi dinamihan. Sana pala dinalawa or tinatlo ko itong ganito. Baka mayroon pa doon sa Asian store, bilhin ko na lang yung natira doon mga maninay. Kasi mura lang. Itong ganito, 7 euro. So, yung isa, tag 10 euro, 11 euro. So, mas nakakamura tayo mga maninay ng Pasayan. So, ito yung aking lunch ngayon mga maninay. Kasi ano na, ang oras ngayon is 1 o'clock na mahigit mga maninay. Nag-edit lang ako ng ating video mga maninay. So, yes mga inday, mga dudong, kain muna ako. And then, kakainin natin itong Milo na to kasi mahal to die, oy. Kainin natin yung prutas na yan. Mga maninay, hurutin natin itong kuan. Itong prutas. Ayan. Ang tamis. Namiss ko yung lola ko nito mga maninay. Yung lola ko dati, ang daming ano nito. Ang daming tanim niya. Alam niyo mga maninay? Supain ko muna to. Hindi yung supa ha, yung ganyan sa Bisaya mga maninay, supain. Hindi yung ibang narinig ninyo. So ito mga hindi mga dudong, marami yung lolo ko nito dati. Hindi kami masyadong kumakain, lalo na yung watermelon. Pero ngayon, day, Diyos, ang lami man pala, oy. Lami man, day, kayo. Ang sarap nito is salad. Lagyan mo siya ng Domino's, yung mga biskuit, tapos lagyan mo siya ng Milo. Kasi lo, ano lang tayo mga maninay, di ba? So, Milo, asukal na brown, ang sarap na day. Dati sana kung ano pa, no, okay-okay pa yung buhay natin, day. Nung sa mga ikasao na day, na-paralyze. Ano mga hindi mga dudu, kung okay pa lang siguro yung panagat natin, makakain natin yung lagyan ng gatas, ganito. Itong ganito mga maninay, ninanakaw ko ito sa ano, nung nag-abroad pa ako sa Kuwait, kasi hindi kami pinapakain ng prutas ng amo ko. Hindi kami, binibigyan lang kami mga maninay kung pabulok na, ganyan. So, ang ginagawa namin, ninanakaw namin ito mga Inday. Kung hindi watermelon, ito mga ganito. Kasi ang sarap ng ganito sa, ano, sa Arab mga maninay, Arab country, napakatamis. Nakalimutan ko kung anong Arabic nito. Basta, ninanakaw namin mga maninay, nilalagay nila sa ref, ninanakawan namin mga maninay kasi inislice na nila. Kasi nga, pag sa abroad ka mga maninay, dapat maano ka, mautak ko. Pero hindi ko sinabi na magnakaw kayo mga maninay. Kumbaga,
magano ka ba? Discarte ba? Kasi pag hindi ka magdiskarte sa ibang bansa mga Maninay, lalo na pagkatulong ka katulad ko na nangatulong mga Maninay sa ano sa Arab country, dai magamit mo lahat ng mga ano mo mga Maninay ang ano mo sa tawag nito discarte para makakain ka lang. Yung cake, mga Maninay, ano, nag-molds na, kinakain pa namin. Para makakain lang kami, mga Maninay, tinatanggal namin yung molds. Ganyan yung buhay, mga Maninay, sa isang OFW. Tapos ipopost namin sa Facebook, mga Maninay, parang walang nangyari. Parang feeling namin, sobrang fresh pa yung cake na yan. Feeling namin, sobrang fresh pa ng kinakain namin. Pero ang totoong buhay, mga Maninay, wala na yan dahil giamag na. Kung sa Bisaya pa, mga Maninay, nilumot na. Ganyan ang buhay namin. Tapos, nagnanakaw kami ng gatas dahil kasi ito nga, nilalagyan namin ito ng gatas. Sus, nahuli kami ng amo ko, mga Inday, mga Dudong. Grabe. Pinatanggal lahat ng mga gamit namin, lahat ng mga yung gatas, pinabalik sa amin. Ganyan yung buhay namin. Halip kasi ang Arabic ng ano, ng gatas, mga Maninay. Ganun. Pinabalik sa amin, mga Maninay. Dati ito pinabalik. Shout out kay Ann. Kasama ko dati si Marlene. Mga kasama ko yan dati, mga Maninay. Lumalaki yung dito sa harap namin, mga Maninay, kasi nilalagay namin lahat yung pagkain, mga tinapay, chocolate, mga Maninay, lalo na pag Ramadan na. Ang daming chocolate kasi pag mayroong nagbibisita, mga Maninay, nagdadala ng mga chocolate. So kami, mga hindi, kasi hindi kami binibigyan, nagnanakaw kami. Tapos, malaman na lang nila, mga Maninay, kunti na lang. Ewan ko ba sa ibang amo, mas gustuhin pa nila namang manguha yung katulong nila kaysa bibigyan nila. Yung ganyan, mga Maninay, si Dudong na ba yan? Pero ngayon na mayroon na mga Inday, hindi din ako kumakain. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga Maninay, yung mga naranasan ko ngayon na pagsubok, mga Inday, masobra pa yung naranasan ko yan nung abroad pa ako. Umiyak ako, mga Maninay. Pilalilis ako ng dalawang oras na sobrang init kasi alam nyo sa Arab country. Pag mga summer time, mga Maninay, sobrang init! As in sobra. Pinapalinis ako nung matanda dyan. Abroad pa ako. Grabe yung tulo ng luha ko, mga Maninay. Pero sabi ko, para sa pamilya ko, gagawin ko. Pero hindi ko na kinaya, mga Maninay. Nagsagutan na kami ng amo ko. Hindi pa ako masyadong marunong mag-Arabic niyan. Shout out kay Jane. Kaibigan ko, mga Maninay. Alam na alam niya kung ano yung pagsubok ko. Umiiyak ako patago, mga Maninay. Sabi ko, kung uuwi ako ng Pilipinas, ano ang buhay ng pamilya ko? Ganyan yung naranasan ko, mga Maninay. Sabi ko, dito na ako, kailangan kong labanan itong pagsubok na to. Basta, ang sa atin mga OFW, mga Maninay, hindi lang tayo saktan ng amo natin, hindi lang tayo bugbugin. Yan na yung pinaka-the-best sa atin, mga Maninay. So, Sabi ko sa amo ko, magpapahatid ako sa agency. Pero hindi niya ako hinatid. Kasi mga Maninay, pag sa Arab country, pag hindi ka musukol, hindi ka lalaban, alam na alam nila, mga Maninay, na kaya kanilang saktan, kaya kanila ano. Pero pag labanan nyo sila, dai, basta nasa tama lang din kayo. Huwag kayong lumaban, ha? Huwag kayong magmamataas kung sa kasalanan ninyo kasi hindi din yan maganda, mga Inday, mga Dudong. So, sabi ko, kung hindi mo ako kailangan, kung hindi mo nagustuhan yung mga ginagawa ko, ibalik mo ako sa agency. Ganun yung sinabi ko sa amo ko, mga Inday, mga Dudong. Pag hindi mo na ako gusto, ibalik mo ako kasi pumunta ako dito sa abroad para sa pamilya ko, para sa mga magulang ko, para sa mga kapatid ko. Pero kung pupunta lang naman ako dito kasi saktan mo ako, huwag. Iuwi mo na lang ako sa agency. Yan yung sinabi ko sa aking amo, mga Maninay. Pero grabe na yung tulo ng luha ko. Sobra na, dai. Sabi ko, ganito pala talaga makatulong sa ibang bansa. Sabi ko, mga Inday, mga Dudong. Pero, sa tulong, mga Maninay, sa tulong ni Lord, nakasurvive ako, di ba? Kaya sa mga nasasabi sa akin, kung hindi mo na pangasawa si Dudong, saan ka pupulutin? Pupulutin ako, mga Maninay, kasi kung saan akong lugar, mga Inday, mga Dudong. Hindi pa naman tayo pungkol, dahil hindi tayo lumpo para hindi natin kaya mag-ano, hindi natin kaya magtrabaho, mga Inday. Hindi tayo lumpo, dahil kung hindi ko na ano si Dudong, hindi ko na pangasawa, of course, mag-abroad pa rin ako, mga Maninay. Mangangatulong pa rin ako.
Kasi pag isa kang abroad mga maninay, pag naranasan mo nang magiging isang OFW, maaadi ka na day. Maaadi ka na talaga. Kahit anong hirap mga inday, mga dudong, maaadi ka pag magiging isang OFW ka. Kasi nung kami ni Dudong mga maninay, nung hindi kami ni Dudong, kung hindi pa kami ni Dudong nagkatuluyan, sabi ko talaga, babalik ako ng abroad. Kahit gano'ng kahirap, babalik ako ng abroad. Kasi anong gagawin ko sa Pilipinas? Kumbaga, sa akin mga maninay, 20,000, napakalaking tulong na yan sa pamilya ko sa Pilipinas mga maninay. Nag-umpisa nga ako dun, dyan sa Kuwait mga maninay, 14,000 yung months ko mga inday, mga dudong. Yan yung ano ko, yan yung sahod ko dati mga inday. So, yes, pinapaigo-igo ko lang mga inday. Yun yung sabi ko sa inyo, yung panty ko mga inday, mga dudong, loose thread na. Kaya itong mga pagsubok na ito mga maninay, kayang-kaya. Kayang-kaya ko ito. Umpisa pa lang sa bata ako mga maninay, nasunog na ako lahat. Ang dami ko nang pinagdadaanan sa buhay mga maninay na hindi ninyo alam. Ganyan. Ang dami kong pinagdadaanan sa buhay mga maninay na hindi ninyo alam. So, yung mga trial sa akin mga inday, ito mga ganito. Ano, hindi man siya sisiw, of course, hindi siya kumbaga hindi sisiw lang ito. Hindi ko masasabing sisiw lang ito mga maninay. Kumbaga, ano ito mga maninay? Hindi to pa rin yung trial sa akin kasi hindi ko masasabing sisiw mga maninay kasi malaki-laki din yung kailangan natin dahil, di ba? Hindi yan sisiw sa buhay natin. Lahat ng mga pinagdadaanan natin mga maninay, hindi natin masasabing sisiw lang talaga as in, ganyan. Pero mayroon din mga pagsubok mga maninay na masasabi mong sisiw lang, nalagpasan ko nga itong ganito, ganyan mga inday. So, sabi ko, mga inday, kung nagtatanong sa akin kung saan ako populutin, populutin ako sa Busan Mars dahil mamaligyag tamban. Hindi mga inday, mga dudong. Basta sanay ka sa hirap, kaya mo. Kaya mong harapin lahat. Kahit na magbinta ka pa dyan ng kamuti, kahoy, o yung sabadiha, kaya mo, oy. Tayong mga Pilipino, mga maninay, wala naman tayong ano, wala naman tayong hindi inaanuhan ng mga pagsubok, oy. Kung saan tayo galing, lalo na pag mahirap ka, sanay ka sa hirap, kahit anong pagsubok, kahit anong pa dyan, mga maninay, na pinagdadaanan mo, oy, kaya, oy. So, siguro, yung hindi kaya, yung pinagpipiling-pilingan na lang dato, day. Yung pumunta sa ibang bansa, tapos nagdinato na, oy, simba ko, dili na kita, day. Ang laki pala nitong shrimp na to, mga maninay. Ang laki. So, mga maninay, meron na palang update doon sa pabahay natin na naman, mga inday. So, sila mga sila mama mga maninay, kailangan nila ng ano, kailangan nila ngayon ng ay mayroong nagsabi magpapa-rescue pero sila mama kasi mga maninay, mayroon pa yung bahay doon sa Pilipinas pero sila Miley nagpapa-rescue na, kailangan nila ng rescue mga maninay sa mga gamit doon sa kabilang isa-isa nilang bahay mga maninay, kailangan nang ipunta doon sa kabilang bahay mga inday. So thank you, Lord. Thank you so much kay Uncle Undo, sa isa naming kapitan. Maraming nag-comment din sa akin. Saan da yung mga LGU namin? Mga maninay, gumagalaw-galaw din yung LGU namin, yung mga ano namin dyan sa La Paz, Agusan del Sur. I'm proud din kasi andyan din sila mga maninay. Tumutulong din agad. O ano man yung mga sakuna, lalo na kay sa aming kapitan, Uncle Undo. Ganyan, maraming salamat kasi pagtawag nila Maylin na kailangan na nila ng rescue dahil doon sa bahay, mga maninay, doon sa mga gamit, mga inday, mga dudong is ano na, na-rescue agad sila. Yung bahay din namin, mga maninay, sa Agusan Mars, makikita nyo din ngayon kung ano na yung nangyari, mga maninay. Si Papa din, kailangan din ni Papa ng rescue, mga maninay, kasi yung mga ibang gamit. Kaya sabi ko talaga, mga inday, hindi ko i-give up yung bahay na floating house kasi dahil sa ganyang pangyayari, katulad ganyan, o diba? Mas malaki pa rin ang tulong natin, mga maninay, sa ano, sa tawag nito, sa floating mga maninay. Marami nagme-message sa akin mga maninay. Sobrang nalungkot sila. Sobrang naano sila mga inday, mga dudong. So ganun talaga ang buhay mga maninay. Hindi natin masasabi kung kailan talaga ang trahedya. So sila Papa ngayon mga maninay, nag-rescue na doon. Sila Maylin, yung mga gamit, na-rescue na. Pinunta doon sa malaking bahay ay doon sa taas. Sana hindi na talaga tutubo mga maninay yung ano, yung tawag nito, yung bahay. So, ako mga maninay, ang kailangan ko na naman is yung balas, yung kailangan na isiminto doon sa first floor natin mga maninay. So, yan na naman yung iniisip ko ngayon. Pero, siguro i-relax ko muna mga maninay kasi as in, ubos talaga yung ano ko ngayon mga maninay. Ubos talaga yung ating pera. Pero, kaya-kaya mga inday, mga dudong. Kaya, oy. Kaya masyado. Kaya mukat. Kaya mukat mga inday. Ganon. So, yes, mga maninay, siguro pag magiging okay na ang lahat, mag-order ako ng balas, ng isa na naman nating ano, graba,
magpapalagay ako ng simento doon sa ano natin sa bahay. Tapos lahat ng first floor mga maninay isisiminto natin, pero yung double walling mga maninay is ano lang hard deflex mga inday mga dudong yung ating ilalagay. So insert ko yung video dito mga inday, then maraming salamat mga inday mga dudong sa suporta ninyo. Sana hindi pa rin kayo mananawa mga maninay magsuporta sa atin para malabanan na naman natin itong isa na namang pagsubok mga maninay sa ating pabahay sa ano sa Agusan Mars. Sana mabili ko na agad yung ano natin mga maninay, yung pabalas natin pat. Pero pag hindi pa mga inday, antayin natin yung sweldo natin sa YouTube. Pag magsweldo na tayo sa YouTube, diyan na natin umpisahan mga maninay yung ating ano, yung ating gastos diyan sa pabahay. Ngayon, binupit-gupit ko lang ito para sa ano ni Dodong mamaya mga maninay para easy na pagkain ni Dodong mga maninay. Hindi ko alam kung lalabas ako kasi wala talaga akong gana din lumabas mga maninay. Gusto ko lang sa bahay magmukmok, mag-update. Sabi ko kay Papa mga maninay, huwag na siya masyadong malungkot kasi hanggang ngayon mga maninay, nagsaum-saum pa rin si Papa. Sabi ko mag-relax na. Wala, kahit anong gawin natin dyan. Si Mama mga maninay, consumisyon. Sabi ko kay Mama, huwag kang mag-consumisyon. Kasi kahit anong consumisyon mo dyan, wala naman tayong magawa, di ba? Kahit maglupapay pa tayo dyan, iyang-iyang ko yung saon man ni Muday nga trahedya man na, unsa ka. So relax lang ta. Relax lang natin yung ating mga kakigulan dyan. Yung agusan mo, yung aramina ng Agusan Mars, i-relax mo. So sa lahat ng gustong pumunta sa Agusan Mars mga maninay, magrenta doon ng swimming pool ni maninay ninyo. Yung mga maninay 36 billion na yung ating ano ngayon mga maninay swimming pool. So, libre na. Libre na mga maninay yung entrance fee. Huwag kayong mag-alala mga maninay, ha? Libre na. Libre na yung entrance fee mga maninay ng ating ano, ng ating swimming pool na 36 billion. Lumaki ngayon din. Nag-extension kasi ako mga maninay. Nag-extension ako ng ano natin mga maninay ng ating swimming pool. Sabi ko kay Aramina, yung caretaker, Aramina ng Agusan Mars. Sabi ko yung caretaker namin na si Aramina, Aramina, relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Everything is under control. Bangon tayo, oy. Sabi ko sa kanya, kasi medyo na ano si Mama, kasi alam niya, day, alam niya kung anong pagod ko, alam niya kung anong hirap ko, mga maninay, alam niya na ubos na din ang pera ko. But, yes, mga maninay, hanggat buhay tayo, makakakita tayo ng pera. Istipot lang tayo at saka istiin. Kasi, kung mag-isti out, kung mag-isti out tayo, mga maninay, wala man tayo upuan dyan, day, oy, wala man mangyayari. So, istiin lang tayo. Kabaho, oy, mara magboglalat. Sa mani mo na magbahog? Magbahogkuan? Ay, basta mauna na. Ay, isigisahin ko na lang yan ng marami. So, doon na ako sa kwarto, mga maninay. So, ang plano ko ngayon na mag-vacuum. Iwan ko kung makapag-vacuum. Mag-vacuum na lang siguro ako, day. Uy, kay para. At saka ayusin ko muna itong higdaanan dito, day. Uy. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best. So kita niyan. Ayan oh. Ayan na yung na-disgrasya kagabi, oh. Ay, tapos mga maninay, ayan na si King. Ayan. Of course, yun yan. Yan lang mga ayan yung, hindi ko talaga siya kinuhaan ng video mga maninay nung bumagsak siya kasi natakot na din ako dahil sa totoo lang. Noon pa yung reaction ko, inedit ko nga ngayon yung reaction ko na parang bumagsak si King. Tapos ayan yung karachis niya mga maninay. Oh. Yan. Kaya kinuha nila yung ano kanina, kotse kasi para anuhin nila para makapagpa-check up si King. Oo, makapagpa-check up si King. So ngayon, parang kailangan ng sangria. Pata ito parang sa eras luma. Tapos sangria pala, tingnan mo yung isa oh. Oh, pre-practice niya. Parang kailangan ng vitamin. Parang. No? Ito siguro yung ano sa... Uy, mag-ano din kayo, mag-deop din kayo minsan. So, yun na nga mga maninay kasi nag-craving siya ng pansit.
Ngayon, lulutuan ko siya ng pansit na ano, chicken with shrimp. Ganyan. Wow. O, diba? Wow. Sino mama mo? Tapos ito, sila lang mo, 7 euro lang itong ganito. Oh? Mm-hmm. Bata mura. Doon sa kabilang store. Bibili pa ako niya ng marami. Ay, sin, mayroon ako dyang octopus. Huh? Mayroon. Ano pwede pa dyan? Natin? Hindi ko alam kung paano lutuin yung octopus. Patingin nga, ano klase? Ano? Mayroon palang klase ng octopus na to? Ito, oh. So, kukunin natin yung octopus, mga maninay. Tamang, so, di op talaga to ni King ngayon. Ayan, oh. Ito, Sen, 5 euro lang. Tingin? Oo, Takoyaki ka, Sen. Hey, malalaki to, eh. Slicing. Ito, puputin. Pwede. Pwede? Diba, ilabas ko na para pala ta- para talaga to sa di op ni King ngayon. Ayan lang yung ginawa ni si Kim. 2 weeks. Saan kaya nilagay yung kagabi? Kinain niya? Yung cookies niya? Si Kim Wings? Ah, dinner niya. Nag-take out pa daw yan na ice cream. Oo. Alam na alam niya kung saan yung ice cream. Sabi ko nga, may ice cream naman kami sa bahay. Ah, dito oh. Dito yung ano niya. Oo, lumbia. Si Kim Wings, saan yung ice cream? Where is ice cream? Ice cream is there. Open. Open. Where is the ice cream? Ano kanin? Andyan. Ay, dito ka lang ano? Oo. Nora! Ay, rice first. Ay, wala na. Wala na, look. Wala. No. Only ice. Look, only ice. Oh. So, ayan na nga mga hindi, mga dudo. Nakapagligo na tayo. And then ngayon, nakluto na din ako ng pansit, of course. Request ni Hazel and King. Ito yung sinabi niya mga maninay last week pa na hindi ko siya nagawan kasi nga, akala ko wala na tayong pansit dyan sa ano natin, sa pantry. Char, may pa-pantry si maninay, di ba? Chiris lang. So, nilagyan ko ito siya ng chicken, tapos nilagyan ko din ng shrimp. Itong ating pansit ngayon, iwan ko lang kung ano yung lasa niya mga maninay. But I know na masarap ito mga iday, mga dudong. Ganyan. Tapos, nagluto na din ako ng kanin. Nakita niyo ba yung ating pansit, Day? Ayan. Ayan yung ating papansit ni Maninay. Andito na din si Dudong. Pasensya na kayo mga hindi, mga Dudong, kung hindi man tayo makalabas ngayon or what. Hindi ko alam kung makakalabas pa ba tayo ngayong araw na to or ano. Or baka yung video natin is dito lang sa loob ng bahay, mga Maninay. So, yun na nga mga Maninay. Tumawag si, ano ngayon, sila Mylene. Nakasend si Mylene ng message, mga Maninay. Yung mga iba nilang gamit, andoon na sa kabilang bahay, doon sa, ano, doon sa second floor ng ating pabahay sa Pilipinas, mga Maninay. Kasi nga, hindi pa naman siya naabot ng baha. So, yung first floor lang talaga, mga Maninay. So, sana, i-pray pa rin natin, mga Maninay, na kasi hanggang ngayon, as in, malakas pa rin yung ulan, mga Inday, mga Dudong. Hindi ko alam kung saan huhupa. Kailan pa huhupa, ganyan. So, ito na yun siya mga maninay. Ito na yung ating pansit. So, ako din, magluluto pa din ako ng shrimp ngayon. Ito yung ating shrimp. Tapos, Sel, ano bang luto to, Sel? Hindi ko alam. Oo, ako na yun. Ikaw Sel, na? Pinakalas kasi mabilis lang yung maluto. Ah, okay. Tapos, dito na din yung ating, ayan oh, yung ating tawag nito ay pork pata mga maninay. Ito, hihinaan lang natin to. Tapos, dyan lang natin ilagay yan. Tapos, ngayon, magluluto na ako ng itong shrimp natin, mga maninay. So, ayan na mga maninay, yung ito na naman yung ating lulutuin ngayon, itong shrimp natin na nabili kahapon. Very good! Tapos, ano, tawag nito. Lalagyan natin siya ng konting Coca-Cola, mga maninay, para medyo sweet sila. So, si Chef King, mga maninay, hindi muna natin yan siya galawin doon, oh. Kasi, medyo na-enjoyed pa siya. Enjoy. Na-enjoyed siya si Chef King, mga maninay. So, wala muna tayong ano sa kanya ngayon. Hindi muna natin maaasa itong ating pagluluto. Ganyan. So, tikim muna si Chef Hazel. Chef. Ano? Tigman mo. Video mo lang ano, ha? Video mo lang. Ayan, na-injury. What's so funny? Too funny. Why you do that, love? Why you practice? I show to King how to book. Ah, you practice, King. Ano? Hindi nga. Diyos ko. Masarap nga. Bakit sabi mo? Hindi mo alam. Hindi ko kasi tinitikman eh. Masarap. Why you... Nagpa-practice na si Dudong mga maninay kung paano niya gawin kung ma-enjoy siya. Simba ko lang, Jesus name. Hindi madali ah.
hindi madaling magiging mag-injury dahil kaya hindi siya magara-gara. So, kukunin ko, ha? Kukunin ko muna yung Coca-Cola, mga Maninay. Octopus yan! Octopus, dito natin inano, yung Coca-Cola natin, mga Maninay, dito namin nilagay kasi para lalamig talaga siya. So, si King na yung bahala ng octopus na yan, mga Maninay, kasi hindi ko din alam kung paano magluto niyan. So, octopus yan, di ba? Octopus. Iba yung pusis. Iba yung octopus. Baby octopus. O, paano lang? Baby octopus. Ah, baby. So, mayroon pa lang baby. Katulad ng baby. Oh, ang laki niyan baby na yan. Yan ba yung pinaka-baby? Ito, ang laki yung baby naman ito. Oh, yan, oh. Ayan. Nakatakot. Hindi, ah, ikaw ah. Sabi ko, ako natatakot. First time kong kumain ng ganyan eh. Luto! Sabi na kasi nakakatakot. Kinabahan tuloy ako ah. Umayos ka dyan. Ibalik natin itong Coca-Cola dito, mga Maninay. So, manunood lang kami ng mga video. And then, of course, family day, mga Maninay. Family day is weekend day. Ganyan. So, ilagay ko muna ito dito. Bukas na tayo lalabas ng bahay, mga Maninay. Promise ko yan sa inyo. Dito muna tayo sa loob ng bahay sa ngayon. So, bukas, ipapromise ko sa inyo na doon na naman tayo sa labas. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine, advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of shrimp. Ayan yung ating pansit. So ngayon, magbibigay ako dyan sa ano, sa kapitbahay namin, yung matanda, mga Inday. Tapos, eh, ibigay natin ito isang panta kay nanay. Dyan sa kapitbahay, mga Maninay, ibibigay ko na ito. So, tara, puntahan natin si nanay. So, dito lang kayo, mga Maninay, kasi natatakot akong i-vlog siya. Saan ba nakatira? Andyan, sa harap. Andyan. Kita mo, silipin mo ako. Dyan lang kayo, mga Maninay, ha? Ipakita ko sa inyo. Tingnan mo sila kung baka makita ba or ano. Oo, andyan, oh. Bubuksan ko and then kakatupin ko siya. Ayan. Kita? Oo. Get your toys. Wala atang tao. Suomalai ha? Filipinlainen ruoka. Herra, jesta, ja. Puhetta. Ja fa. Ole. Joo, lämmin. Maatin nyt. Joo. No joo. Kiitos. Ole hyvä, ole hyvä. Ehkä kun maas, maaten ruoka, ehkä huomenna. Niin. Mä oon kakarannut millekin. Ei haittaa, mä oon tosi noin. Kiitos. Noniin, ehe, hyvä ruoka haluaa. So, hyvä ruoka haluaa. So, ayun ang mga Maninay, nabigay na natin doon kay ninay, kay ano, kay nanay, sabi niya, Lian Pal yun daw. Dami daw. Oo. So, yes, mga Inday, mga Dudong, binigyan natin ng Fanta. So, mayroon akong video dito na insert, mga Maninay, kung bakit kami nagkakilala sa matanda na yan, mga Maninay. Panoorin niyo yung video na yon kasi baka malate ko maano, baka late ko siyang ma-upload, mga Inday. So, yes, mga Inday, mga Dudong, nahatid na natin doon kay nanay. So, mga Maninay, niluto na namin yung kugita na ano ko. Ayan na, oh.
So, matagal pala daw itong lutuin, sabi ni Isel, 45 minutes. Akala niya, ano lang, 5 minutes lang. Sabi niya, ba't ang tigas? Diyos ko, yun pala mga maninay, kailangan mo pala ng 45. First time nagluto. Oo. So, ngayon, ready na yung pagkain namin. Sabi ko, patay tayo dyan, hindi na masyadong maano, hindi na masyadong malamig. I know, hindi na mainit yung pansit. Masarap yung pansit mga maninay, pag medyo mainit. But yes, nothing to do. Charis. Maka-English na naman si maninay. So, lalagyan ko yung aming, ano, itong aming tubig ng palemon para kuan tayo, health tayo, tsara. Share lang mga maninay. Para healthy tayo. So, nakita ko lang ito sa tag 12 euro na kinaina namin nila Isel. Doon sa last, ano, sa pinuntahan namin. And then, lalagyan natin ng cucumber. Mga maninay, yung mga video na pinapanood ninyo dito sa akin, mga maninay, yung mga pa doon sa nangyari doon sa pabahay natin sa Busan Mars, makikita nyo lahat-lahat ng mga update, lahat ng video, mga maninay, doon kay Mylene, mga maninay. Itong mga video na ito, mga maninay, ito lang yung mga clip-clip, mga Inday na pinapasa ni Mylene kung ano yung mga nangyayari doon sa amin. So, buti na sila, Mylene, ngayon, mga maninay, pumupunta muna sila ng lapas para makapag-upload lang talaga. Tapos, pag hindi sila makapunta ng lapas, mga maninay, wala silang upload. Kaya si Mylene, minsan, nawawala 1 week, nawawala, mga maninay, ng 5 days. Kasi nga, mahina talaga yung signal dyan sa amin, mga maninay. Unang-una, mga Inday, mga Dudong, wala kaming kuryente. Kailangan pa namin pumunta doon sa bayan para makapag-charge. And then, mga Inday, pangalawa is walang load doon sa amin. Kasi load-load lang talaga kami, mga maninay, yung 50, ganyan, 100 na load. So, mag-upload si Mylene ng video na yan. But yes, mga Inday, mga Dudong, lahat ng mga update is andoon kay Mylene. Lahat ng mga full mga video, mga maninay, andoon kay Mylene. So, nakatulog si Ting, mga Inday. Si Dudong din nakatulog. Nakatulog yung injury namin, mga maninay, na chef. So, ibalik natin ito dito. Kakain na kami ngayon. Tapos, kukuha muna tayo ng mga kutsara, mga maninay, at saka inidor. So, si Dudong, ito naman yung kay Dudong, mga maninay, itong ganito, itong itawag na yun. Ilan ba kami? Apat pala. Apat pala kami, mga maninay. So, yes. Oh, muntik na maluto. Ay, muntik na. Malapit na maluto ito, mga maninay. Ayan na, oh. Ayan na yung ating octopus. So, ayun na nga, mga Inday, mga Dudong. Ito yun na yung update sa ating first floor. Sobra, mga Inday, mga Dudong, mas lalong lumaki yung ulan ngayong araw na to, mga maninay, at saka sabi nila, mga maninay, mas lalo pang lumala yung ulan, mga maninay, at saka mas lalong tumaas yung tubig. So, sad to say, mga maninay, ayan, natumba na talaga yung ating divider na yung ating binili, mga maninay, yung ating napundar, mga Inday, na binili ko ito kanina mama, mga maninay, last year para lagayan sana ng mga gamit, yung ano pa ako, mga maninay, yung dalaga pa ako, yung katulong pa ako sa Davao, lahat, mga Inday, mga Dudong, na ala-ala dyan sa divider na yan, dyan ako, mga maninay, yung mga gamit na yan, kung paano ako nagsumikap, paano ako minura ng amo ko dati sa Davao, hindi lang sa Davao, mga maninay, sa Butuan, lahat ng paghihirap na mga maninay na gamit andyan sa divider na yan, but hindi ko yan iisipin, mga maninay. Ang importante, safety yung family ko. So, ayan na yung first floor natin, mga maninay. Muntik na maabutan yung second floor. Pero, siguro, mga maninay, hindi na ito aabot. But, kailangan kong harapin. Kailangan kong tanggapin, mga Inday, mga Dudong, kung ano yung pagsubok na to. Pasalamatan ko ang lahat-lahat ng pagsubok na to, mga maninay. Kasi, alam ko, ang lahat ng pagsubok na to is mayroong kapalit. Kung sad man ngayon, mga maninay, I know. And the next day, in the next week, in the other day, mga maninay, alam ko na masayaw yung ipapalit ng Panginoon dito, mga Inday, mga Dudong. Wala na akong sasabihin kay Lord kung hindi. Thank you so much, Lord, sa lahat ng pagsubok na to. Kailangan na maggamit ng baruto dito. Hala, natumba dyan ni Ayoyo! Hala, oh my God! Hala, ama, natumba dyan ni Ayma! Hala, Ate Aileen! Grabe na po kalalim dito, mga kaibigan, sa loob ng bahay ni Ate Aileen, oh. Ito na po yung manong, natumba nung... Uy, ah, diba, Aileen? Dalik na mo dito, oh. Ay, ato! Di, ato na mo dito, kay malangay sila, di. Ayaw pagkuan. Oh my God. Pasa-pasa na mo dito. Ala, grabe. Oh my God, Ate Aileen. Oh no.
control every part of my day. Lord, it's yours. Have your way. You are King of Kings. I'm here to give you. It's my whole life that I'm offering. I give it over to the King of Kings. Ayun ang mga hindi pangadudong yung dati nating bahay. Kung nakikita niyo yan mga Inday, so diba survivor yung bahay natin. Ito yung nakikita ninyo sa last year natin mga Inday, kaya hindi ko i-give up yung bahay na yan mga maninay. Kahit anong mangyari mga Inday, mga dudong. So kailangan na talaga ng family ko ng rescue mga maninay. Ayan na sila Miley, nilipat na nila yung iba nila mga gamit. Ayan na yung ating first floor mga maninay. Nakikita ko si mama dyan. Medyo malungkot si mama, pero palagi ko silang chinicheer up na ang lahat na yan mga maninay is okay lang. Okay lang lahat ng pagsubok na to. Kumbaga mga maninay, gitarog lang taani sa Ginoo. Okay, para murag makalimot ta usahay day eh. Murag makalimot gyud ta sa iyaha nga murag oy na ako diri nga da ako diri nga dapit nga kailangan ninyo akong kailangan niyo din akong pansinin. Kasi minsan mga maninay nakakalimot tayo na andi lang pala si Lord. Nagpaparamdam talaga siya sa atin mga maninay. So ito dito mga maninay, mga video na si Papa. Ayan, grabe na talaga si Papa mga maninay. Sinasalom niya na yung ano, yung PC. Dito na mga maninay, pagdating kay Papa, tumutulo na talaga yung luha ko mga inday mga dudong. Ayaw ko na makita si Papa nagkakaganito. Pinapagawan ko sila ng bahay mga maninay na mataas para ma-survive sila, para hindi na sila makakaranas ng ganito. Pero ito pa rin mga maninay, nakakaranas pa rin sila Papa ng ganito. But yes, Lord, salamat talaga Lord, kasi kahit papano, andyan sila Papa, nag-i-stand sila, may buhay sila mga maninay. Yan lang naman yung hiniling ko kay Lord, wag lang niya i-touch yung family ko mga maninay. Okay na ako dyan. Kahit kunin niya na yung bahay, kahit kunin na lahat ng pinaghirapan ko mga maninay, wag lang talaga kunin yung pamilya ko mga maninay. Kasi ibang usapan na yan mga Inday. Hindi ko kaya mga maninay na kung mayroon mang mangyari sa family ko, hindi ko kaya mga Inday mga dudong. Hindi ko alam kung paano ako babangon pag pamilya ko na ang pinag-uusapan mga maninay. Kasi mga Inday mga dudong, bawat araw, bawat minuto, bumabangon ako para sa pamilya ko. Sinasabi ko sa sarili ko, Lord, kahit wala na sa akin, kahit kunin mo na lahat sa akin, mga maninay, kahit magtrabaho man ako, magkuskus man ako, kahit anong pagsubok, mga inday, mga dudong, wag lang talaga yung family ko, mga maninay. Kasi dahil kung buhay yung kukunin sa pamilya ko, mga maninay, hindi ko alam kung saan ako babangon. Hindi ko alam kung gigising pa ba ako mga maninay. Itong mga sakuna na to mga maninay, wala to sa akin eh. Kasi habang buhay ako mga maninay, habang may hininga ako, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Hindi ako magi-give up dahil lang dito, itong pagsubok na to. Hindi ako magi-give up mga maninay, kasi alam ko mahal na mahal ako ng Panginoon. Kaya ginawa niya ito mga maninay, kasi mayroon talaga siyang purpose ang lahat ng ito. Kasi mga maninay, siguro sabi ni Lord, kailangan mong isiminto yung first floor. Kaya siguro nagkakaganito mga maninay. Ang lahat ng ganito mga maninay, hindi niya ibibigay ang ganitong pagsubok kung alam niya mga maninay, hindi ko kakayanin. Kaya babangon ako at sa kalalaban ako. Thank you, Lord! Nothing below, nothing above, no matter how low I get, Lord, you are enough. Nothing can separate me from your love. Nothing can separate me from your love. Lord, you are King of Kings. I'm here to give you everything. It's my whole life that I am offering. Give it over to the King of Kings. I give it over.